dating gawin. Overhaul na naman to. Binaklas ko na kanina. Kaya lang, hindi ko na pinakita. Ito yan. Ano naman to? Kia Rio. Nag-overheat. Tapos, kailangan siyang i-overhaul. Okay. Same problem. Mapaklasin ko na ito. Apat lang kami mekanik. Ay, tatlo. Tsaka sa electrician. Ito yung Kia Rio. Yan. Talikod ko. Mapaklasin ko yan. Bye-bye. Dismantle ulit. Makina ng Rio. Yung front cover ng engine ng Kia Rio. Ito yung kanyang pinaka oil pump. What you call this one? Valve, relief valve. This is the relief valve para sa kanyang oil pump. So kailangan niya relief valve para lumakas ang pressure na lang isa kung tatakit sa makina. Okay. Pagdaw tayo ng timing chain. Gamitan na natin siya ng impact. Kung natatanggalin, tensioner. Tensioner sa chain. Para wala siya. Tension. Okay. Tagal ang tensioner. Silog na natin ang kanyang guide. Guide rail. Guide rail.
timing chain. Okay? Zero timing chain. Tatanggal tayo ng camshaft intake and exhaust. So, gamit tayo ng socket impact wrench. Hindi tayo magkakaiba kasi yung tayo exhaust at intake. Dito lang minsan mahirap basahin yung kanyang mark. Bukod kasi yung intake cup, intake cup at exhaust cup. Hindi malapo yung saan yung mark. So, kamaya babalik natin yan kasi solid top eh. Yeah, just your position. Ito yung exhaust camshaft niya. Okay? Wala siyang CVT. Sorry, not CVT. VVT. May variable lang yung kanyang intake. Sa Rio, may variable lang sa camshaft ay intake. Tsaka sa, I think, accent. Pero yung malalaki, Serato, Elantra, dalawa yung variable niya sa camshaft. Ito isa lang. Intake lang. It's variable. Variable valve timing. So, ito yung kanyang intake. Ito yung kanyang variable. VVT. Ito yung nag-a-advance ng timing. Pagpasok ng pressure, a-advance siya sa camshaft habang nag-a-accelerate. Nag-a-advance yan ng timing. So, variable valve timing ito. Ito yung tinatawag ba yung valve timing. Yan. Ngayon, tanggal tayo ng head. Kumbaga, unang bukas, mabigat ang kapit ng mga tubo dito. Magamit tayo ng mahabang power handle para persahin natin buksan yung kanyang mga box. Okay, start tayo sa labas. Sa labas, walang problema. Pagkakalas, start tayo sa labas. Papasok sa loob. Pero pagkakabit ng cylinder head, as I said before, start tayo sa gitna. Yung torque, papalabas ng papalabas. Okay? So pagkakalas, start naman tayo.
head bolt sa loob ng kanyang gamit, no? Ito siya. Paso sa loob. Yan. Yan ang kanyang pang key. Kasi matanggal head bolt, flex natin yung mga washer kasi may washer yan. Magamit tayo ng magnet. Kailangan natin ng magnet para makuha yung mga flat washer. Yung head bolt, sampo rin dapat yung kanyang magnet. Flat washer. Pag-overhaul, medyo komplikado. Kailangan talaga nasa tamang pag-iisip. Concentrate tayo sa trabaho. So, after natin matanggal yung head bolt, babalik natin ang camshaft. Kasi machine shop na mag-a-adjust nito. Yung facing, sasabayin nila yung valve locking. Sige, grinding valve. Then adjustment sila. Kasi ito, I show you before, solid tapit po siya. Yan. Hindi siya hydraulic. So, yung gantong makina, solid tapit. Pwede namin i-adjust kaya lang. Medyo nadalay na sa machine shop para wala tayong hirap. I-re-repest din naman. Trabaho din nila. Tayo kami ganun kapit. Ito yung naman siya ko naman ito. Kapitin natin ang camshaft. Babalik lang yan para sa pag-a-adjust nila. So isa for okay. Pwede natin yun at ang yep. Yun, pinasok siya ng tubig. So, ito siya, oh. 2, 3. Overheat nga ito. Kalawang siya, pinasok siya ng tubig. 2 and 3. As you can see, tignan natin. Ito yung kanyang piston. So yung 2 and 3 pinasok ang tubig talaga. So kailangan natin pa-replace siya. Original pa siya, oh. Ngayon lang nabuksan kasi head gasket niya original lata pa. So yan siya. Almost lahat pinasok, pati pala yung 4. Pariwan lang hindi. So overhauling na siya talaga. Babaligtarin natin yan para matanggal lang piston. Okay. So pag original pa, hindi pa nabubuksan. Usahan natin. Nahigpit ang carpet. Check natin ang loob ng langis. Oh. Grabe yung kanyang ano. So nagmix na yung tubig at langis. Kaya di ba ko? Kitang-kita talaga. Overhaul na siya. Tagal natin ang oil sump. Lahat maitim. Strainer to. Pag-higop lang is dito siya dara sa filter sa loob. May filter sa loob yung screen. Station.
ninyo. Sama-sama sa dito. So, pagkakabit naman natin, kumbaga sa tagal na ng taon ng pag-uwa, pero lang gantong makina, alam natin gusto na kalagay lahat ng klase mo. Oo, ang dami niya. Eh. Mas may isipa ito sa takiliran. Okay, so, libago. Libag. Lagyan natin ng marka. Okay. Kasi? Number one. Number one. Connecting rod. Put atin ang buhay. Number two. Ooh. Bagay, tangi rin kasi niya. Hindi. Mga pambenta. Ah, mga pambenta. Pag magbenta, i-overhaul muna natin. Bearing okay siya. Ano, nag-overheat kasi siya. Tugas. Hindi pwede. Ang talaga ka, power hunter. Labas mo natin ang piston. So, piston. Okay naman ng mga main bearing niya. Sa bali, tinamala dito, piston at saka yung bore. So, mga bearing, main bearing at connector at bearing. Okay lang. Oof, na crankshaft. Yes! Magbibigay ako ng mga... piston. Ah, ano, connecting rod, sorry. Isa. Yan. Part 1 natin, ang overhaul. Yes, oh, di ba? Crankshaft. Cap. Piston. Piston. Dala lahat yan sa masisya ko. Okay. Fix.
See you next video.